Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may part ng Pasay, dito sa SM Mall of Asia or MOA. At sa araw na ito, i-update natin yung kahabaan ng EDSA. At dito tayo magsisimula sa dito nga sa Mall of Asia. O ito, nasa EDSA na tayo, northbound. At yung sa likod natin, yung Mall of Asia. Alam nyo kasi mga kabayan, ang dami na nating gala o napuntahan. Pero itong main road ng Metro Manila ay hindi pa natin nada-drive tour. Kaya sa araw na ito, babaybayin natin itong kahabaan ng EDSA. At dito nga tayo magsisimula sa part ng Mall of Asia. Alam nyo kasi, kaya dito ako nagsimula. Kasi pagdating natin sa may monumento, makikita natin yung kagandahan ng view ng monumento. Kasi kung doon tayo magsisimula, ay hindi masyadong makukuha yung buong view. Kaya napag-desisyonan ko, dito tayo magsisimula. Ito na, sa kanto na tayo ng EDSA. EDSA extension sa kanitong Macapagal Boulevard. Kasi dati itong kahaba ng EDSA hanggang dyan lang sa may dito sa may rotonda ay nadugtungan. Ngayon nga pala ay December 30. At syempre, holiday. Dahil Rizal din ngayon, kaya napag-desisyonan ko mag-drive tour. At ang oras ngayon ay 8 a.m. Medyo nagpatanghali ako ng konti. Kasi kanina, gusto ko mag-drive tour ng maaga. Pero nagpatanghali ako ng konti ko para makita natin kung may traffic nga ba. Kasi pag regular regular days, naku po. Hindi tayo uusad dito. Kaya ito ang purpose ko ngayon. Babaybayin natin ito. Titingnan natin kung gaano kabilis o may traffic pa ba pagka-holiday. Kasi dire-diretso na itong holidays eh. 30, 31 hanggang January 1, 2020. Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Sana maging maganda ang ating taon pagdating ng year 2020. Pasay Rotonda. Pagka weekdays, nako, ano ito? Parking area. Ibig sabihin, hindi na umuusad yung mga sasakyan dito sa traffic. Yun, kaya nyo yun. Sabay cut ng ito, ng tricycle na yan. So ito, nasa Pasay Rotonda na tayo. Hindi gumagana yung traffic light. Nagbiblink lang. Sama lang kayo hanggang monumento. Ito, kanya-kanya na dito dahil nga hindi gumagana itong traffic light. Hindi ko lang alam kung mayroong enforcer dyan na nag-assist. M-
Mas skip dito eh, sa lugar na ito. Kaya laging traffic dito maski holiday or linggo. Wala ngang enforcer. Wala nang nag-a-assist. Kanya-kanya talaga. Paggalingan na lang dito. Kaya yung mga kababayan natin na masige mga kamag-anak ko na galing ng ibang bansa, eh ayaw na ayaw mag-drive dito. Eh natatakot. Kasi dito pagka dito ka sa Manila magda-drive, pagka ganitong siksikan, hindi pagalingan eh, diskarte. Pag pinagsama yung magaling saka yung diskarte, eh hindi ka aabutan ng Pasko dito sa kalsada. Andito na tayo sa may tapat ng BLTB Bus Company. Ito yung terminal. Dito nga pala sa part na ito, pagkalampas ng mission, ito sa may Malibay. Malibay itong kanan eh. Ayan, kabilaan yan, mga bus terminal. Alam nyo kasi mga kabayan, itong kahabaan ng EDSA, marami pang hindi nakakadaan. Lalong-lalo na yung mga walang sariling sasakyan. Nakakadaan sila putol-putol. Pero hindi pa nila nadadaanan itong buong kahabaan ng EDSA. Kaya itong purpose natin ngayon. Kasi minsan, meron tayong kababayan na pupunta ng galing Antipolo or sa Rizal. Pupunta ng Makati. Siyempre, yung papataka nilang part ng EDSA kung hindi sa Cubao, dito sa crossing. So, hindi nila makahagip yung ibang part ng EDSA, lalong-lalo yung papunta ng monumento or ng Caloocan. Andito na tayo sa Magallanes. Yan sa taas, yan na yung skyway. Sa kaliwa, siyempre, doon yung lagi nating ina-update na Skyway Stage 3. Ito sa kanan, itong building na ito, yan yung Alpalan na matagal na natingga yung panahon ng mga Marcos. Tagal niyan, tagal na hindi nagalaw. So ngayon, ganda na. Ito, nasa part na tayo ng Makati. Yung wall na yan sa kanan, yan na yung Dasmariñas Village. Yung alam mo na, malalaking bahay. At syempre ang nakatira dyan ay mga mayayaman. Yan ay yung mga building ng Makati. So iilalim tayo kasi pag iibabaw tayo, kakaliwa ng Ayala yan or ng McKinley Road.
talaga mag-drive tour pagka-holiday. Ayala Avenue. Approaching naman tayo ng Buendia Station ng MRT. Ito namang wall na ito sa kanan, yan naman ang Forbes Park. Siyempre eh, dyan mo rin makikita yung naglalakihang mga bahay. Ito, nasa Buendia Station na tayo. Ramp na yan, nakikita nyo sa taas, papunta yan, kalayaan yan, bagsak niyang kalayaan, papunta ng Fort Bonifacio o ng BGC. Tapos ito namang ramp na ito, ayan yan sa kaliwa, ayan sa kaliwa, ayan papunta ng Rockwell, ayan yung ramp na yan para doon sa mga kababayan natin na hindi pa masyadong familiar dito sa kahabaan ng EDSA. So ito, sama lang kayo. Ito sa kanan, part na yan ng Guadalupe. Guadalupe, Makati. Itong sa banda sa kanan, yung mga kinakanana ng kotse na yon, yan ang main office ng MMDA, yan sa may Orense. Kaya pagka nag-clearing, pagka sumasama ako sa clearing, pagmula sa Makati, pagmula sa bahay, malapit lang yan. Kaya maski 5 a.m. or 5:45 a.m. ang reporting time, ay hindi ako nahuhuli dahil malapit nga lang sa tirahan ko. Ito na yung Guadalupe Market. Yan, sa tapat na yan. Tapos ito na yung Guadalupe Station ng MRT. Ito na yung Guadalupe Bridge na maghahati dito sa may Makati and Mandaluyong. Paglampas natin, Mandaluyong na yan. At sa ilalim ng tulay na ito, Pasig River. Dito sa bandang kanan, ang dami ng naglalaki ang mga building dyan. Fully developed na yan. Sa Mandaluyong tayo, ha. Yung nakikita niyo mga buildings na yan, yan ang greenfield
sama-sama na yan yung mga malalaking developer. Alam mo nyo naman yung mga developer dito na malalaki, eh yan sila, nagsama-sama dyan. Dito, ayan, parating na tayo ng crossing. Pagsasakay kayo ng pass, mayroong crossing ibabaw saka ilalim. Yung sa kanan, yan ang crossing ibabaw. So, meron tayong sariling sasakyan, kaya dito tayo sa ilalim. Pero noon, yung nakatira pa ako sa Navotas, may nakalagay naman ano eh, may mga signage yung sasakyan kung crossing ibabaw or crossing ilalim. Kaya meron ding dumadaan ng mga bus dito sa ilalim or ng mga buses dito. Kaya kung gusto nyo ayaw nang dumaan sa ibabaw, ay sasakay kayo sa ilalim. Ito na yung Mega Mall. Makikita nyo dito Mega Mall, Podium, Shangri-La EDSA, Shangri-La Mall. Dito sa bandang kanan, andyan lahat yan. Ito SM, ito SM Mega Mall. Laki yan. Hindi ko pa rin na iikot lahat yan. Dalawa yan, may Mega A saka Mega B. Ang naiikot ko pa lang yata yung Mega B ng part ng ayan, yung Mega Mall na yan. Andito na tayo sa may kanto ng no, parating na tayo ng kanto ng EDSA sa kanitong Ortigas flyover. Yung ramp na yan sa kaliwa papunta na ng San Juan, papunta na ng Green Hills Shopping Mall or La Salle Green Hills. Ito naman, yan naman ang Robinson's Galleria. Ito naman yung shrine kung saan dito noon nagpipot power. Isa, ano yan eh, it's a shrine. Yung ramp na yan, papunta yan ng Pasig, siyempre, Ortigas Center, lahat sa part ng Pasig, lusot yan. Yan namang mga puno na yan, yan naman ang Corinthian. Kung naririnig niyo yung Corinthian, ayan siya oh. Corinthian Gardens. Tagal nang hindi nakakawit dito sa Pilipinas, may mga traffic light dito. Ito katulad dito, may ano dito, ma-traffic dito noon kasi mayroong traffic light dito. Ngayon wala na, nagsimula nung mayroon ng MRT. Ay, ito na yung White Plains Avenue, saka ito yung mga revolto na kung saan kung may rally, diyan sila nagtitipon-tipon. Yan sa kanan na yan, yung maraming puno na yan, yan ang Camp Aguinaldo. Tapos, doon sa may, bago dumating ng EDSA saka Santolan or Bonisirano flyover, ang katapat nitong Camp Aguinaldo, Camp Krami naman. Ayan, yan ang gate ng Camp Aguinaldo. Maraming gate yan. Paikot may gate. Ito, nasa
sa Boni Serrano flyover na tayo, or mas kilala sa pangalang, or sa tinatawag na Santolan. Ito yung sa kaliwa, ito yung Camp Krami. Yan. At pagbaba natin dito sa may tulay, Cubao. Ang laki na rin ang dinevelop ng Araneta Center. Ang dami ng mga buildings. Ang dami ng mga buildings. Tulad niya, no? Yung nakikita nyo na yan, Araneta Center na yan eh. Ito, nasa Main Avenue na tayo. Kilalang kilala ito yung Main. Pagka nagbabas. Yan sa taas, Pituwason yan. Mag-iilalim tayo. Yung Pituwason, tatagos yan ng C5 saka pag kumana na, pag kumaliwa tagos din yan ng San Juan Pituwason. Ito na, nasa ano tayo, nasa Cubao. Yung part na yan hindi na makita yung Araneta Coliseum dahil ang dami ng buildings. Yung tapat na yan, nasa tapat na tayo ng Farmers Plaza. Noong mga 1980s, dyan lagi ako sa may Farmers, dito sa may Araneta Center. Kasi yan ang puntahan pa ng tao noon. Yung Makati saka BGC, ano pa yan? Yung Makati okay na eh. Yung BGC, ano pa yan? Wala pa halos makikita. Ano ba yung maraming damo? Mayroon pa nga mga ano, talahib. Diyan kami nagsasaranggula noon sa may BGC. Ito, nandito na tayo sa may, kung narinig nitong New York, New York Street. Tapos may mga bus station din dito. Ayan, New York Street yan. Dati tagusan yan. Eh ngayon mayroon ng MRT, kaya wala na. Mag-U-turn na doon sila alin. Ito, New York ito. Tapos sa bandang kanan, makikita natin yung Nipa, Nipa Q-Mart. Ayan. Ito na yung Nipa Q-Mart. Palingki yan. Pag umilalim diyan sa bandang kanan, ano yan, labas niyan sa may, ano ba tawag dito, East Avenue. Pag kumaliwa papunta ng Kamuning. Sana hindi ako mamali. Ayan, tama, East Avenue yan. Sana nga ba yun, hindi ko na makita yung East Avenue. Kasi dito, sa kaliwa, yun naman ang West Avenue, or tinatawag na Timog. Ayan, yan ang East. Labas siya, City Hall ng Quezon City. Pagbaba dito sa may flyover na ito, yan naman ang
dating hindi natin develop at ilan lang yung building na makikita. Na feature ko na ito eh. Ito yung Keton Sintris. Dito maraming orchids dating naka display dyan or mga halaman. Wala na. I-develop na ulit. Ayun, oh, mga halaman na dyan dyan. Yung daming orchids. Ito na yung part ng ito na Sintris. Na dati wala kayong or dati wala tayong masyado nakikita rito. Pero ngayon, tinan mo, 4 buildings na. Mga ano yan, mga BPO offices or call center. Na-feature ko yan, hanapin nyo na sa channel ko, Ethan Sintris. So dito na tayo sa may EDSA at Quezon Avenue flyover. Ayan o, Ethan Sintris. After nitong Quezon Avenue, yon sa ilalim niyan, ito rin nakikita nyo mga buildings na yan. Wala rin. Dati mga ano yan, may mga kambingan ako nakikita dito or mga vulcanizing shop. Sa gilid ha, sa gilid ng EDSA. Tapos, mga nakatayo dyan, mga sari-saring bahay or anong tawag dito? Barong-barong ba yun? Marami. Pero ngayon, ayan na. Puro building na. Ito ngayon yung Vertis North. Ayan. Diba? Ang ganda na. Na-feature ko rin yan. Hanapin nyo na sa channel ko. Ayan. Wala kayong makikita dyan dati. Ayan. Nilampasan ako ng bus. Wala. Wala kayong makikita dyan. Puro mga ano yan. Tawag nila noon, mga squatters. Ano bang tawag doon? Informal settler? Yun. Sorry ha, sa terms na squatter. Ano pala yun? Informal settlers. Tapos, ayan. Ayan naman ang Landmark Department Store. At sa kabila niyan, doon yung makikita yung Trinoma Mall. Tawiran lang yan. Kasi doon sa Vertis North, ando doon din, may mall din doon, Ayala Mall. Magkakarugtong yan. Kasi yung Trinoma, saka itong Vertis North, iisang may-ari. Mga Ayala. So ito naman, darating, approaching na tayo rito sa North Avenue, kanto ng EDSA. So dito magsisimula yung lagi kong ina-update sa inyo na MRT 7 or Line 7. Ayan na yung ano, Unified Station. Ang hirap magsalita no pag nagda-drive. Vlog tour ang ginagawa ni Dada ngayon. Ayan, so ayan ang SM North EDSA na hindi ko pa rin naiikot lahat. Super laki niyan. May annex pa yan eh. Ayan o, oh, tugtong. Ayan o, oh, ito yung annex ng SM. At sa likod nyan, ang dami na rin mga ano, buildings na ang nagtayo ay SM. Kanila din. Kaya yan ang purpose ko rin na sa Mall of Asia tayo nagsimula kasi halos na mga bagong develop dito sa kahabaan ng EDSA eh bandang kanan. Kasi kung doon tayo nagsimula sa may monumento, ang hirap ipakita.
katulad ng ganyan, no? Halimbawa, yan, ganyan ang mangyayari. Pag pinapakita ko yung dito sa bandang kanan, pag sa kabila tayo ng kumpisa, yan, ganyan ang mangyayari. Diba? Hindi katulad dito, ang tindi ng jeep mo, diba? O, yan. O, diba? Hindi katulad dito pag sa kanan, pag pinapakita ko, eh, ganyan agad. Dali lang. Ito, parating na tayo dito sa may, anong tawag dito? Limutan ko na. Kamyas. Ito. Nasa Kamyas, Quezon City na tayo rito. Kamyas nga ba? Sana hindi ako nagkamali. Kasi yung pagkumanan doon, papunta, ano yon, congressional, pagkumaliwa, papunta ng Del Monte, Quezon City. Alam niyo itong biyahe natin ngayon. Ganito eh, noong mga 1980s, ilan lang ang sasakyan. Tapos ang kasabayan pa noon, yung mga buses na mahabang oso, yung GD Transit yata yon, yung lawanit yung dingding or yung bintana. Yung mga kasison ko, eh, di ba? Ganon. Tapos, sumasakay ako doon eh. Tapos yung sa unahan mo, siyempre bukas ang bintana, naninigarilyo pa. Nako, yung upos ng sigarilyo niya sa kayong oso, salo mo lahat. Sino naka-experience noon? Hindi pa kasi bawal ang manigarilyo sa bus noon eh. Tapos yung love bus, oh, yun. Pagka nakasakay sa love bus noon, na ang terminal sa Cubao, social. Meron pa nga dyan eh, dahil sa love bus eh, yung ano niya eh, yung kanyang kadit eh, napasagot eh. May kilala akong ganon. Sinakay sa love bus, tapos ayun, naging sila. Ito, parating na tayo dito sa may EDSA Balintawak interchange. Na lagi natin ding in-update itong Skyway. Yan, dito tatagos. Itong sa taas, ano na ito? Dugtong na ito ng LRT1. Dire-diretso na yan sa Monumento. Pag kumanan, siyempre, lusot na yan ng North Luzon Expressway. Halimbawa, namimiss ko nang pumunta ng Baguio. Ah. Yan, papunta ng Baguio yan. Ito. Itong Baguio, Tarlac. Yan.
nasa part na tayo ng Caloocan. Dito merong ano dito MCU hospital. Hindi ko na matandaan halos kung nasaan na siya. Sa bandang kanan yun eh. Tagal na kasi eh. Yan, ipaling ko lang dyan kung nasaan na nga ba yung MCU dito. O baka sa bandang unahan pa. Diyan pa ba kayo? Nag-i-enjoy ba kayo sa drive tour natin? Ako nag-i-enjoy eh. Kasi alam mo nyo, sa totoo lang, halos ngayon ko lang din ito nadaanan ulit eh. Nang buo itong EDSA. Kaya pare-pareho tayong naninibago. Itong lugar na ito, itong part na ito ng Caloocan, ang namimiss ko masyado. Kasi diba, natira nga ako ng Navotas at hindi ko na ito nadadaanan. Kasi nga diba, natira na ako ng Makati. Eh sa Makati, halos doon na lahat eh. Hindi ka nalalayo. Kung sawa ka na sa Makati, baba ka lang ng BGC. Ayun. Mall of Asia. Ay hindi ko na ito nararating. Depende lang kung talaga may sasadyain ka dito. Ito yung MCU. Ayan. Ayan siya. Pagmula dyan, ang alam ko, kita na yung monumento. Ayan na siya. Hindi na siya masyadong nakikita dahil nga dito sa ano, sa LRT. Ayan o. Oh. Ayan na siya. Ang tagal kong hindi nakita itong monumento na ito. Ikot lang tayo rito. Pag diniretso yan, papunta yan ng Navotas, Samson Road. Ano na pala ito? Hypermarket. Dati ito, ano eh, Ever? Ever Gotesco. Ayan, papunta na yan ng ano yan? MacArthur Highway yan eh. Nakaparallel yan yung MacArthur Highway sa may North Luzon Expressway. Ito, ito na yung Ever na SM Hypermart na pala. Ikot lang tayo. Ito naman sa kabila, Araneta Square na pala. Meron akong pinupuntahan dati noon eh. O napuntahan. Usapang lalaki na naman, yung Solar. Ito, ito, papunta yan ng Manila. Ito, yung train na yan. Yung may ikot lang tayo. So, ayan. Diba? Ito na siya. Pabalik na tayo ng EDSA. O, ikot pa tayo ulit. Ayan. Isang pasada pa. Baka nami-miss nyo na ito. Monumento Circle. Ayan. Okay na. Ito naman yung
southbound ng EDSA. Okay, nag-enjoy ba kayo?